Okay, so good morning. I'm Mr. Aaron Lumba, your instructor in computer. So, ngayon, i-discuss natin kung ano ang visual graphics design NC3 at saka kung ano yung mga lesson na dapat pag-aralan natin dito. Okay? So, first lesson natin, ito yung first video tutorial na gagawin ninyo gamit ang Photoshop. So, ang gagawin dito, sample logo and poster. Bibigyan ko kayo ng video tutorial. Gagawin ninyo yun, tsaka application. Pwede kayong kumopya sa amin ng mga software or installer ng Photoshop. So, next one is video tutorial na tripod brochure using MS Publisher. So, yung application na ito, wala ka naman magiging problema dyan dahil naka-embed na yan sa Microsoft Office. Basta meron ko ng Microsoft Office like MS Word, PowerPoint, kasama na niya si MS Publisher. So, meron na rin tayong video tutorial na ganito kung paano mo gagawin. So, madali lang to, para ka lang nag-edit sa Word, sa PowerPoint, tsaka sa Excel. Okay? So, next video is video tutorial na Google SketchUp, gagawa ka ng sample house. So, yung sample house na yon, i-guide ka niya step by step hanggang mabuo mo yung sample house na ginagawa ninyo. Siyempre, kapag nagawa niyo na yan, magkakaroon na kayo ng idea kung paano gumamit ng mga projects at saka ng mga application. So, pwede mo nang gamitin yung Photoshop, yung Publisher, yung Google SketchUp dahil may idea ka na. Nagkaroon ka na ng knowledge kung paano gamitin yung mga application or software na yan. Then, pwede ka na sa mga activity natin. Once na natapos mo na yung tatlong video tutorial na yon, pwede ka na mag-start. So, meron akong nilagay na apat na company dito na pagpipilian mo kung anong company na gagamitin mo para sa activity na kailangan mong gawin dito sa BGD NC3 natin. Okay? So, number one is King's Mineral Water. So, nag-isip ka na ng idea kung yan ang pipiliin mo. Malamang may inuming tubig, di ba? Queen's Fast Food. So, fast food. Alam mo na kung ano yung i-design mo dyan. Usually, pagkain naman yan kasi fast food nga, di ba? Then, Prince Auto Shop. Pag Prince Auto Shop, ibig sabihin yung how to care your car. Kasi may kotse ako ngayon, dalawang gulong. Malay na, susunod, magtatatlo na. Hanggang dumating sa apat, di ba? Okay. So, Princess Saloon. Pag Princess Saloon naman, sa mga kababaihan. Ayan. Salamat sa dumaan na dump truck na maingay. Ayan, pagpasensyahan nyo na po. So, pili ka lang sa apat na company na to na pwede mong gawin. Siya yung magiging model mo para sa activity na gagawin mo. Okay, first activity, ito yung logo and timeline. So, dahil binigyan na kita ng idea na sa paggawa ng logo, pwede mong gawin yan sa Photoshop. Pero kung kaya mong gawin yan sa MS Word or MS Paint, pwede rin naman. Then, second activity, tripod brochure. Okay, tripod brochure na yan. Madali na lang yan dahil binigyan na rin kita ng idea kung paano gawin yan. So, gamitin mo lang sa MS Publisher. Then, third one is poster. So,
pwede mong gawin yung poster na yan sa publisher, pero mas maganda yan sa Photoshop. Kasi nga, huwag gumagawa ko ng poster sa Photoshop. Then, activity, or ito yung product box. So, pwede kang mag-download ng layout, tapos edit mo na lang, kaya lagyan mo na lang ng label, palit mo na lang yung label. Kung gusto mong mag-design ng sarili mong box, mas mahihinam, at least may originality. Tama? Then, PIP activity, ito yung shop layout. Kasi kanina, pinagawan kita na sample house. So, sa sample house na yun, magkakaroon ka ng idea kung paano mo gawin yung shop layout na kailangan mong gawin. Then, sixth activity, electronic media. So, combination ito ng Photoshop, ng mga paggawa ng website, okay, at saka pag-edit ng video. Kasi yung mga website ngayon, usually, hindi na animation, video na yung nakalagay. So, kaya, insert ko rin yung seventh activity. Additional na rin to sa pag-aaralan natin yung multimedia ads. So, may mga sample rin na akong nakagawa ng multimedia ads na pwede mong panoorin. Then, kung gusto mo pag-aralan, kung paano mag-edit ng video, ay ng video, so, pinadaan ko lang yung mga mainit sa akin. Then, pasensya na sa commercial. Ayan. Kapag gusto mong pag-aralan yung multimedia ads na yan, subscribe ka lang sa ating channel. So, i-upload ko lahat kung paano gagawin ang mga yan. Okay? So, institutional assessment. Kapag na-perform mo na lahat ng activity at saka nagawa mo na lahat ng sample tutorial, ngayon pwede ka na mag-institutional assessment. So, dito, sa point na to, magbibigay na ako ng bagong company name, contact number, address, email address, and other details ng company. Objectives and promotions of the company. So, lahat ng gagamitin mo para sa gagawin mong project dito sa institutional assessment. So, yung mga pictures, i-download mo lang sa internet. Then, ito na yung mga gagawin mo sa institutional assessment. Ito yung mga sumusunod. Logo and tagline, poster, brochure, product box, shop layout, and electronic media. So, yan lahat ang gagawin mo sa institutional assessment. Kung anong ginawa mo dyan, siya rin din naman ang gagawin mo sa national assessment. So, basahin nyo na lang, nandyan na lahat kung ano yung mga pinagawa ko sa inyo sa mga reviews na diniscuss ko kanina na mga video tutorial tsaka sa mga activity. Ayan. So, 2 days yung assessment. First day, logo design, print media design, ito yung poster and brochure. Dito naman, electronic media, ito yung sabi kanina, gawa ko ng dalawang website, na dalawang page, lahat magkalit sila. Diba? Then, nandito rin yung product box at saka yung indoor or outdoor booth develop para sa company na gagawin. So, skills needed. Ano yung mga kailangan ng skills na meron ka para may pasa mo ang visual graphics design? So, that, kung may knowledge ka sa Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Dreamweaver, Google SketchUp. So, ngayon, inaayos ko pa yung video tutorial sa Photoshop, Illustrator, tsaka sa Corel Draw.
Actually, hindi na Dreamweaver ang gagamitin natin. Siguro gamit na lang tayo ng mga ibang pwedeng gawin sa paggawa ng website. Actually, marami na ngayon na pwedeng paggamitan na application sa paggawa ng website. So, ayan. Pag alam mo na po lahat yun, so ready ka na sa Visual Graphics Design Assessment. Kapag na-perform mo na yun, pwede ka na mag-take na National Assessment. So, kung may mga comment kayo, question, request, so, huwag lang kalimutan mag-subscribe. Pag-click lang po yung subscribe button, magkikita nyo dyan sa ilalim ng video na to. So, kita na lang po tayo sa susunod na video tutorial. So, maraming salamat sa panonood and God bless. Thank you.